Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko. So susubukan kong sagutin ang mga tanong tungkol sa occult o spiritual na mga katanungan. So kung hindi ko naman kayang sagutin o meron kayong ibang opinion, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Or kung meron pa kayong karagdagang tanong, i-comment nyo lang. So ang mga nakalinya sa ating mga tanong ay kung safe nga bang gamitin ang haekdona o kung para saan yan, yung haekdona na orasyon. At meron din nagtanong na kung bakit daw humihina yung katawan niya pag suot ang sanbenito. At pangatlo, meron din nagsabi na isang manggagamot daw nagsabi na masama daw ang tektite. So sasagutin natin yan, yung mga tanong na yan. Actually, limang tanong yan. So medyo marami-rami tayong mapag-uusapan dito sa videong ito. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, huwag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Ronald Ramirez. Boss, tanong ko lang kung meron po bang bracelet o kaya bato o kristal, kahit ano, basta yung may kakayahang pangsumbalik sa lahat ng physical man or spiritual, kung meron, kung sanang magkaroon. Alam mo, yung pasumbalik, kathang isip lang na sinasabi nila yung mga physical na pasumbalik. Except na lang kung ang tao na ginagawan mo ng physical na pag-atake ay may sapi yung taong yan. So maaring ibalik sa iyo physically yung ginawa mo sa kanya kasi may sapi siya ng elementals. Pero kung amulets lang, ang pasumbalik ng amulet ay physical lang talaga. Huwag kayong maniwala sa mga scam dyan sa internet na nagbebenta ng mga amulets na sinasabing may physical na sumbalik. Katang isip lang yan. Pasubukan nyo sa kanila, barilin nyo. Iba, walang sumbalik yan. So ang totoong sumbalik sa mga amulet ay yung amulet na pang spiritual. At tapos may palatandaan din yan. Yung amulet na pwedeng umilaw tulad ng raha kayo na pag inilawan nyo, nagproproduce din siya ng sarili niyang ilaw. So kasi yung ilaw kasi nire-reflect nga yung bad energy. Kasi yung high frequency o high energy ay ilaw yan. At ang low frequency, yung masamang enerhiya o negative ay darkness yan o kadiliman. So, tinatalo ng liwanag ang kadiliman. So, ang magandang pasumbalik ay yung mga reflective na mga amulets tulad ng kahaya, leklay, neon leklay, at iba pang amulet kahit wala sa akin. Kahit nga silver o di kaya gold na makintab, meron kayong kwintas na gold, kahit anong forma pa yan, kahit hindi religious, basta gold siya tapos makintab, nagre-reflect, nakikita mo yung sarili mo. Yan, may pasumbalik yan. Medyo mahal lang ang gold, di natin afford. Ang pangalawang question ay mula kay Lawrence Bernal. Bakit nanghihina kapag suot ang sanbenito? Ano problema pagka ganun, sir? Wala ako makita na sagot bakit nangyayari sa akin. Una ay maaring wala ka talagang sakit. Maaring psychological effect lang yan o dahil sa pag-iisip mo. Pangalawa, maaring meron kang spiritual na tama o pinsala na hindi mo lang alam na matagal mo nang iniinda. So kapag suot mo yan, so nagre-react yung katawan mo. Hindi ibig sabihin na nagsuot ka ng sanbenito na may tama ka ay lalakas ka kaagad. Kasi ang enerhiya na masama at ang mabuting enerhiya ng sanbenito ay naglalaban sa katawan mo. Kaya nga yung taong may lagnat, yung mikrobyo at saka antibodies mo, antibiotic ay naglalaban sa iyong katawan. Kaya ka nanghihina at nilalagnat. Ganun yan. Maaring meron kang pinsalang espiritual na hindi mo alam na dati pa. Pangatlo, maaring meron kang ginawa na hindi maganda. Sana wala naman, di ba? Na salungat sa prinsipyo ng iyong medalyon.
So, maaring ikaw mismo ang tinitigal po ng iyong medalyon. So, ang advice ko lang ay dasalan mo ito at para sa sarili mo, magdasal ka para sa sarili mo ng biblical na puder, yung Psalm 91. So, lalagay ko sa comment section, sa description yung link nun. So, dasalin mo yun sa sarili mo, pagkatapos dasalin mo rin yung dasal ng San Benito. Minsan din, meron yung kinalaman sa dungan. So, pag mahina yung dungan natin, malakas yung enerhiya ng ating medalyon, so, parang hindi pa handa ang iyong spiritual na katawan para sa medalyon. Maaring kargado na yan, o maaring ang karga ng medalyon ay occult na dasal, hindi Christian na dasal. Tapos ikaw, nagdadasal ka ng Kristiyano na dasal o anumang dasal na hindi occult. So, maaring magkasulungat ang kanilang enerhiya. Maraming factors kasi, kaya hindi ko masabi sa iyo kapag wala akong mga impormasyon na nakuha na marami galing sa iyo. Kasi kailangan nating i-analyze. Hindi tayo tulad ng mga maestro-maestro dyan at mga commander-commander na basta-basta na lang gumagawa ng diagnosis. So tayo po ay logical thinker. Ganun lang po. Good day, idol. Meron akong tech type. Pinakita ko sa manggagamot. Sabi ng manggagamot ay ipatapon sa akin kasi masama daw yan. Tama ba kaya, idol, sabi nila? So, ito ang masasabi ko. Merong tama, merong mali. Siguro, maaring magkamali ang manggagamot sa sinabi niya, baka yung hawak niya na kapangyarihan ay galing sa elementals o isa siyang makakaliwang manggagamot. Kaya masama para sa kanya ang tektite kasi natitigal po siya dito, nasisilaw siya, nasasaktan siya. So, pag manggagamot na naapektuhan sa enerhiya ng leklay, so alam na natin na hindi yan positibo na manggagamot. Kasi ang leklay po ay hindi masama. Yan ay biyaya ng kalangitan. So, yan po ay galing sa celestial bodies, mga celestial rocks na tumama dito sa ating mundo. At punong-puno yan ng enerhiya. Kaya nga ang tawag dyan ay divine fire o apoy na banal. O minsan naman tawag nila dyan ay divine light kasi nakakasilaw sa mga elementals. So, sabihin natin na masama ang tektite. Yes, nagiging masama ang tektite kapag ito ay inusalan na mga orasyon na hindi mo naiintindihan. Mga occult na orasyon na hindi mo alam na mga pangalan na pala yon ng mga elementals. At meron ding mga pangalan na gawa-gawa ng mga okultista at ang pangalan na yon ay sinapian na o inangkin na ng mga diablo. So mag-ingat. So, much better na yung tektite mo ay ibabad mo sa tubig na may asin para malinis. Pagkatapos niyan, ibilad mo sa araw. At pwede rin na insensuhan mo bago mo ibabad sa tubig na may asin. Cleansing yan, cleansing sa tektite yan. Kahit nga, walang asin, basta tubig ulan, basta pagkatapos niyan, ibilad mo sa araw. Kasi ang araw po ay energy yan eh. Ginagamit niya yung kuryente eh. Solar energy. So, pag sinabi na masama yung tektite, dalawa lang ibig sabihin yan. Either kaliwa yung manggagamot o kanan man yung manggagamot mo, doon sa tektite mo ay may problema kasi inusalan mo ng orasyon na pang-elementals o may mga sekretong pangalan ng mga elementals. Ganun lang yung nangyari. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Ma'am Rosalinda. Sir, tanong ko lang po, may nagsabing kanan daw yung tamang pagsuot ng bracelet. Meron din nagsabi na kaliwa daw yun, pagsuot. Alin po yung tama? Alam niyo po, yung nagsasabi na kanan lang ang tama na pagsuot ng bracelet, yun yung tao na kulang sa kaalaman o kulang sa research, nagmamagaling lang. Kasi po, ang nag-introduce talaga ng amulet bracelet dito sa Pilipinas ay yung mga feng shui practitioner. So, bawat kamay or kaliwa man o kanan, meron niyang meaning.
So kung sa kanan mo isusot, ibig sabihin nagmamanifest ka o meron kang gustong mangyari sa buhay mo. Pag kaliwa mo naman sinusot, ibig sabihin yan nag-a-attract ka o nagtatawag ka. Pwedeng magtawag ka ng blessing, pwedeng magtawag ka ng tao, ganun. So walang masama kanan man o kaliwa. Ang nagsasabi na masama ang kanan o kaliwa, so yan yung mga taong kulang sa kaalaman, kulang sa research. So nagmamagaling lang ang mga yan. So hindi ko sinasabi na magaling ako ah, bumabase lang ako sa mga natutunan ko at sa aking pagsasaliksik. Dahil hindi ko naman sasabihin lahat ng ito kung gawa-gawa ko lang o base lang sa aking opinion. So majority ng sinasabi ko is galing sa mga nabasa ko sa pagsasaliksik ko. So yun lang po masasabi ko. Ang ating panglimang tanong ay mula kay dexbeck_27. Sir, pakipaliwanag naman po kung para saan ang haek dona na orasyon. Safe po ba yan gamitin? Kung ikaw ay occult practitioner, so wala namang masama kung gagamitin mo yan. Pero para sa akin na dating occult practitioner, hindi ko na pinopromote yung ganyan. Kasi yung haek dona, yan yung mga orasyon na pagtatawag ng mga spirits. Tapos may tinatawagan ka na mga deity. Kasi may mga pangalan yan ng ano, Diyos-Diyosa ng mga okultista. Tatawagin mo sila para kunwari yung enerhiya nila ay yun yung magbibigay buhay sa iyong amulet. Pero kung babasihan natin yung aral o yung logical thinking na ang isang bagay magkakaroon lang yan ng buhay kung yan ay sinasapian. So alam nyo na, pag tinawag nyo yung mga deity na yon, ang mga sikretong pangalan yon, kasi yung haek doon na may kalakip yan ng mga sikretong pangalan ng mga deity o Diyos-Diyosa ng mga okultista na sinasabi nilang at sikretong pangalan kuno ng Diyos. So pag tinawag mo yon, so yun na, magkakaroon na ng sapi. At saka yung iba nga nagmamagaling eh, through online lang daw, uusalan daw nila ng haek doon na yung ano, mga medalyon nyo online lang. Video call. Mali yan. Alam nyo ba na dito sa amin sa probinsya, hindi ka basta-basta nag-uusal ng ganyang orasyon. Kasi yung kwarto mo, pinupuno mo pa ng insenso para walang masamang espiritu na makatagos. At yun yung sumapi at magpapanggap na divine. So yung iba, usal-usal lang, diretso na, ala, video call lang. Usalan ko yan ng haek doon na, mabubuhay yan. Mali yan, mali. Kasi dapat may mga harang kang ilalagay. Magpapalibot ka pa nga ng kandila, magpapalibot ka ng insenso. Tapos yung medalyon mo, sa ilalim nun, lagyan mo ng insenso para yung usok doon sa medalyon, sa taas. Para hindi talaga mapasukan ng masamang espiritu, ma-filter talaga. Kaya nga tinawag na ritual kasi choreographic eh. Dapat may choreography, dapat may mga proseso. Merong mga props na kailangan. Kasi yung mga props na yan, may mga meaning yan. Yung mga kandila dyan, yun ang mga kandila na ginagamit na sinisindihan, yun yung mga kandila na inusalan ng orasyon na pangpailaw o pangpasilaw sa mga elementals. At saka, yung mga insenso na inalagay dyan, may orasyon din yan na parang pang-filter. Yung parang pang shield, pang bakod, para hindi makapasok yung masasamang spirits. Pero yung iba nakakatawa, sinasabi lang sarili na sila yung bihasa, pero yung ginagawa nila, nako, online lang, through video call, inuusalan ka agad yung medalyon, binivideohan lang. So, ano magpifilter doon? Walang insenso, wala ngang kandila na nagpapasilaw sa mga masasamang espiritu. So, nagiging open vessel yung medalyon mo. Maaring makapasok kahit anong spirits dyan. Magpapanggap lang na divine. Kasi wala kang filter. Sasabihin nila, divine na yung orasyon. Mali yun. Yung orasyon na yan ay hindi divine. Kasi yung orasyon na yan, hindi naman talaga pangalan ng Diyos yan. Alam nyo ba kung bakit nagiging epektibo ang mga orasyon na yan? Nagiging effective siya pag inusal mo? It's because, sabi ko kanina, yung mga pangalan na yan ay inadapt na o inangkin na ng certain spirit.
maaring demon, archdemon, o anuman na klaseng espiritu. At ang sabi nila, nagiging masama daw ang hayek doon na kung hinahaluan ng pangalan ng demon na yung letter F yung pangalan. Mali yon. Kahit wala ang pangalan ng demon na yon, nagkakaroon pa rin yan ng masamang spirit kung binigyan mo ng authority. Kasi yung hindi paglagay ng bakod o pagpanangga, hindi paglagay ng shield doon, isa na yung authority sa mga bad spirits na sumapi doon. At saka yung mga pangalan na sikreto. So gaya ng sabi ko, nagiging effective yan kasi sinasalo o inaangkin yan ng mga demons o mga elementals. Tapos aakalain na yung nag-usal o nun ang ating hero na Diyos na yon. Kasi makapangyarihan din yung mga elementals eh. So nalinlang na sila. Sabi nga sa Bible na huwag ka maniwala kaagad sa espiritu. Dapat subukin mo ang espiritu kung yan ba ay galing sa Diyos. Yung iba kasi nakakita lang ng milagro, pinakitaan lang ng milagro, Diyos na kaagad. Hindi nila alam na ang kalaban ng Diyos kaya din gumawa ng milagro. Hindi ko sinasabi sa inyo na eksperto ako pagdating sa pagbuhay ng mga medalyon. Pero ayon sa pananaliksik ko, kaya nga iniwan ko ang Pinoy occult, it's because mabigat talaga siya. Kasi empath ako eh, yan yung kiniklaim ko. Alam ko yung bigat o energy. So hindi siya para sa akin. Maaring hiyang sa iba, pero para sa akin, hindi siya para sa akin. Maaring para sa inyo, pwede. Susubukan nyo lang. Pero pag may napansin kayo o na-feel kayo na hindi maganda, so iskapo na kaagad. Huwag na kayong umabot sa point na mahirapan na kayong lumabas. Baka kailangan nyo pa ng exorcist priest para ma-liberate mula sa sinasamba nyo na pangalan ng Diyos kuno. Isa lang naman ang pangalan ng Diyos na nilahad niya. Yon ay si Yeshua. Kaya nga pinapunta siya dito sa mundong ito para i-remind ang mga tao. Kaya nga sinabi ni Yeshua na walang makakapunta sa Ama nang hindi dadaan sa Kanya. Nasa Bible yan. So bakit kapag gagamit ng mga sikretong pangalan ko no, shortcut, ano, binabypass mo si Yeshua? Mas malakas ka na kay si Yeshua? Kasi binabypass mo siya, sikretong pangalan na yung gamit mo? So password? Hindi naman yan tulad ng mga politiko na gumagamit ng ganyong klaseng kalakaran. Diyos yung pinag-uusapan natin. So I hope na kuha nyo ang punto. Huwag sana kayong magalit. So mga migs, yan na muna sa ngayon at kung meron kayong karagdagang tanong o karagdagang mga impormasyon, so i-comment nyo lang dyan sa comment section. So kita-kits na lang tayo until next topic mga migs. So don't forget to subscribe, like, and share. Yun lang po. Thank you.